sa ating pagkakarama, sa Diyos tayo'y tumawa. Sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang marinig ni Moises ang Panginoon mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, sinabi niya sa kanya, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako ay sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos, ng inyong mga ninuno, ng Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga leader ng Israel. Sabihin mo sa kanilang napakita ako sa iyo. Akong Panginoon, ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaak, at Jacob. Sabihin mong
ako ay bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, iaalis ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa mayaman at masaganang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo, at mga Heveo, at ng mga Habuseo. Pakikinggan kanila. Pagkatapos, isama mo ang mga leader at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mong akong Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, ay napakita sa iyo at kayo ay maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Alam kong hindi sila papayag hanggat hindi sila dinadaan sa dahas. Kaya ipadadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko ang buong Ehipto sa pamamagitan ng mga kababalaghan. Pagkaraan noon, papayagan na niya kayong umalis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa ay dapat ipaalam. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako ay laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaak na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ginawa ng poon ay kusang pinarami ang kanyang hinirang. Pinalakas ito higit pa sa lakas ng mga kaaway. Tinutulutan niyang doon sa Ehipto, sila ay itakwil, ipinabusabos at pinahirapan ng gawing alipin. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Saka inutusan itong si Moises, sinugo ng Diyos. Sinugo rin niya pati si Aaron, ang piniling lingkod. Sa bansang Ehipto ay maraming himalang ginampanan sila. Sa utos ng Diyos, maraming himalang doon ay nakita. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dali ng aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. At mga kapatid, sabay-sabay muna nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay Webes, talagang mukhang madadalas na ang aking misa tuwing Webes ay alas 12:15. Dahil po, pag Webes, alam nyo na, sa mga lagi nagsisimba, ay Thursday ang feeding program ng Quiapo Church. Ako po ay laging magre-report para alam nyo po kung ano nangyayari sa mga tulong na binibigay at pinagkakatiwala po ninyo sa ating simbahan. Nung last Thursday, ang ating pong tinulungan, ang ating pong mga napakain, ito'y mga kapatid nating talagang nasa lansangan nakatira. Homeless, ito yung mga taong kapatid nating nasa kalsada. Nung last Thursday, 292. Ngayon po, kaninang umaga, ang ating pong mga napakain, natulungan, ay umabot sa 347. 347. At yun po ay dahil sa inyong walang sawang pagtulong at pagbibigay. Palakpakan natin muli ang lahat, ang bawat isa na nagtutulong-tulong para sa ganitong programa ho natin. Kanina ho, hindi lamang sila ang dumami. Pati po yung mga volunteers natin, alam ko po maraming gusto mag-volunteer sa inyo. Yung mga nais po mag-volunteer, hindi lang mag-donate, hindi lang mag-sponsor, yung volunteer. Makakasama namin kayo, pwede. Pero kailangan naka-schedule. Doon po sa opisina ng social service, maaari po kayong lumapit para magtanong. Aba kanina ho, dumami rin ang mga sponsors, dumami rin ang mga volunteer. May mga balikbayan pa. At pag nakita ho niyo yung mga kapatid natin, ikalabing walong Webes na, kaya makikita niyo talagang kitang-kita sa katawan nilang bumibigat na sila. Talagang lumalaki-laki na rin. Naalala ko ho, kahapon meron akong bisita. Meron akong nabasa habang kumakain kami. Gusto ko nang tumigil ng pagkain. Kasi yung nabasa ko, sabi nung aking nabasa, "Tumataba ka na." Alam niyo kung anong sagot niya? "Siyempre, pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng iba." Sabi ko, "Wow, may hugot." Ha? Sinabi lang, "Tumataba ka na." Kaya alam niyo na kung ano sasagot ninyo. Pag sinabing, "Tumataba ka na," ang sagot, "Siyempre, pagkain ang binabantayan ko, hindi buhay ng iba." Alam niyo kung ano yung nakakapagod din?
Hindi lang yung pagkain. Araw-araw, marami tayong kapaguran sa buhay. Itong mga kapatid natin, tinutulungan natin, hindi lang sila pagod na maghanap ng makakain. Kuminsan, pagod na rin silang pagdamutan. Pagod na rin silang makalimutan. Pagod na rin silang mabaliwala. Ano ang mga pagod mo sa buhay ngayon? Saan ka napapagod ngayon? O Father, mali ang tanong mo. Kanino ka napapagod na? Alam niyo, sa unang pagbasa natin, itong mga pagbasa natin, napakagandang pagnilayan natin. Sa loob ng iba't iba at sa harap ng maraming kapaguran, bilang magulang, bilang asawa, bilang panganay na anak, bilang may trabaho sa pamilya, bilang leader ng grupo, bilang taong inaasahan, yung mga kapatid nating vendors sa labas, yung mga nasa online natin, nasa ibang bansang nagtatrabaho, kung makahingi yung mga nandito, kung alam nyo lang ang pagod nila doon, sa harap ng ito, nasan ang Diyos? Nasan ang Panginoon? Sa unang pagbasa, narinig natin ang Diyos kung paano siya nakipag-usap kay Moises sa punong kahoy na nagliliyab. At nagpakilala siya. Hindi lang siya nagpakilala. Sa ating unang pagbasa, hindi lang pinakilala ng Diyos ang sarili niya. Pinaalam ng Diyos ang plano niya para sa kanyang bayang Israel. Sapagkat hindi bulag ang Diyos, hindi manhid ang Diyos, nakita ng Diyos ang paghihirap ng kanyang bayang Israel. Ang mga Israelita sa Ehipso, pinahihirapan. Hindi bulag ang Diyos. At hindi ka nakalimutan ng Diyos. Alam niya ang mga pinaghihirapan mo ngayon. Alam niya ang mga problema at pasakit na pinagdadaanan mo ngayon. At maniwala ka, may plano ang Diyos. Alam niya kung paano kanya tatanggalin sa paghihirap na yan. At alam din niya kung sino at ano ang mga dapat tanggalin sa buhay mo na nagpapahirap, nagpapaliit at sumisira sa pagkatao mo. At sa ating ebanghelyo, sinabi ni Kristo, hindi lang ang katawang napapagod mo ang ililigtas ng Diyos, pati ang kaluluwa mo. Kaya yung sinasabi natin, saan ka napapagod? Kanino ka napapagod? Magmahal, Father. Tumulong. Hindi lang naman ako ang anak. Bakit laging sa akin humihingi? Hindi lang naman ako ang may alam, ang may kaya. Bakit laging ako? Saan ka pa dapat mapagod? Ipagdasal mo, huwag ka sanang mapagod maglingkod. Huwag ka sanang pagod magmahal, magpatawad, umunawa. Anong dapat nating ipagdasal sa Diyos ngayon? Panginoong Jesus Nazareno, nahihirapan ako. Hindi ko kayang mag-isa. Tulungan mo akong mapagod na sa pag-iisip ng mali at masama sa kapwa. Sa pagsasalita ko ng kasinungalingan at kasiraan ng kapwa. Sa ginagawa kong kadamutan at pananakit ng kapwa. Mapagod na sana ako. Tigilan ko na sana. Alam niyo po, ang iba't ibang gawain ng ating simbahan ng Quiapo, nadadagdagan, lalong-lalo na para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Kami po kahapon nakabalik galing ng Sambuanga, nakapag-I Thursday tayo sa 200 batang Badyaw at 400 pamilya ng 3 katutubong grupo sa Sambuanga.
At ngayon po ang Formation Ministry nasa pupunta mamaya sa Manila City Jail, magtuturo sa mga kapatid nating nakakulong. Marami pa tayong nagagawa na ibibigay na tulong dahil sa inyo. Dahil sa binibigay at tinutulong ninyo. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, hindi bulag, hindi bingi at manhid ang Diyos. Alam niya ang mga pagod nating isipan, kalooban at katawan. Hayaan mo at magtiwala ka sa paraan ng Diyos. Huwag kang magdalawang isip at huwag kang manghinayang sa anuman at sinumang maling dapat tanggalin ng Diyos. Araw-araw, magtiwala ka at maniwala ka. Makapagpapahinga ka kahit nagmamahal, nagpapatawad, at naglilingkod ka pa rin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus, lumapit sa akin, lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. May pananalig sa kanyang pangako, ipahayag natin ang ating mga pangangailangan sa kanya at sabihin, Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang simbahan, naway gabayan tayo sa daan ng kapayapaan at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga natutukso sa kawalan ng pag-asa dahil sa bigat ng kanilang mga suliranin, naway makatagpo ng sandigan kay Jesus at mailagay sa kanyang mga kamay ang kanilang mga alalahanin at ligalig. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nagdurusa sa maligalig na kaisipan, naway magkaroon ng kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga nahihirapan sa tindi ng sakit ng katawan at karamdaman, naway makatagpo ng kasiyahan at kagalingan sa mga kumakalinga at nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Ang mga yumao, naway magbunyi sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Jesus, ikaw ang aming kapayapaan. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid nating katutubo, mga nakabilanggo, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga batang napapabayaan at hindi nakapag-aaral, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, ipinangako ng iyong anak ang kapahingahan kapag kami ay nabibigatan. Ipaubaya mo na tuwing na kaming makatugon sa kanyang paggabay at mapalakas kami upang maging kanyang daan ng kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuya.
tiyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ng sandibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat.
Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, mapapalad tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Gustate et videte quoniam suavis est Dominus. Beatus vir qui spera, qui sperat in Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest. Suavis est Dominus. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His Spirit, we
darating iyo. Gusto te at vida te koni om suavis es dominus beatus vi qui sperat in eo. Mga paalala, pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay hinding-hindi mapapagod at titigil magpasalamat, hindi lamang sa pagsisimba ninyo, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Yung pong mga pinansyal na tulong sa ating Parish Finance Office, yung mga in-kind na ibibigay nyo pa rin tulong ay sa ating Benedict Building, sa Social Service Building. Yung mga bigas, nakakatuwa ho, magbabawas kami ng 20 sako, may 50 darating. Salamat po sa mga binibigay ninyong bigas, noodles de lata, sabon, kape. Yung sabon panligo, panlaba, lalong-lalo na para sa mga kapatid nating nakakulong. Sila ang talaga nagbebenepisyo niyan. Yung malilinis na tubig sa ating feeding program na ginagawa. At hindi lang kapag may kalamidad, sa iba't ibang parokya, lugar, tayo po ay naghahatid ng tulong. Kasama namin kayo doon. Sa tulong po ninyo yon. Salamat sa kabila ng inyong sariling pangangailangan, kapaguran, hindi pa rin kayo sumusukong gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.